Hello, mga ka-channel, mga subscribers, mga viewers, sa mga kaibigan, magandang buhay ang bati ko sa inyong lahat ngayong umaga. Ako po ay nandito sa aking maliit na babuyan at akin pong binibidyuhan ang akin pong mga alagang biik. So ang akin pong ibabahagi sa inyo sa umagang ito ay kung paano ang pagkukondisyon ng mga biik pagkawalay mula sa inahin. So umpisahan ko po doon muna po sa kanilang pagsilang. Yan. Isang buwan na po ang nakakaraan. Ito pong mga biik na nakikita nyo, ito po ay 22. Ito po ay anak ng aking dalawang inahin. Yung pong isang inahin ay nagkaroon ng anak na 16 at yun naman pong isa ay 14. Pero dahil nga po sila ay medyo masilan ang pagkukondisyon ng panahong sila ay dumedede pa sa inahin, kaya po nagkakaroon ng mortality o nababawasan. Yun pong dating 16, ngayon po siya ay 13 na lang. At yung 14 ay naging 9 na lang. So, kaya nung aking iwalay sila ay 22. Ito pong aking mga biit na ito ay inalagaan ko simula noong sila ay may anak. Binigyan ko po sila noong iron dextran plus vitamin B complex noong 4 pagkaanak. So, yun po ang panlaban sa anemia o anti-anemia para maiwasan po ng mga biik ang pamumutla ng kanilang katawan. So, yun pong iron ang nagpapaganda ng kutis. At pagkalipas po ng 7, sila po ay inapplyan ko ng bakuna. Yun pang bakuna na ginagamit ko ay yung manufactured ng Pfizer na mycoplasma o anti-pneumonia. Panlaban naman po yon sa mga sakit na pneumonia upang kung sila'y palakihin, sila'y magiging matibay sa karamdaman. Panlaban sa karamdaman. At nung sila po ay nasa edad ng 12 days mula pagkaanak, sila po ay tinuturuan namin ng pagkain. So ang ginagamit po namin ay yung booster feeds po. Yon. Yun po ang aming ginagamit. At unti-unti na silang natututong kumain. So ganito yung aming pamamaraan ng pagkukondisyon. At nung sila po ay nasa edad ng 14 days, ito po inalasa namin ng itlog o kinapon. Plus tinurukan po ng bilamil upang maiwasan yung stress ng ibang mga lalaki na kinapon dahil po nagkaroon ng sugat. At ganun din po yung mga babae, aming tinurukan ng bilamil. At sa pagpapatuloy po ay patuloy din po namin silang tinuturuan ng unti-unti ng pagkain hanggang sa sila ay maiwalay. Ang ginagawa ko po pagka bago sila iwalay ay sila ay binibigyan ko ng prevention injection po, yung antibiotic na antibacterial at vitamins na plus dextrose upang sa panahon ng kanilang pagwawalay sila ay may panlaban at maiwasan po kaagad yung stress.
Dahil po sila ay mawawalay sa inahin, maninibago po yung kanilang mga intestine o yung bituka. Kaya sila ay aming tinuturuan ng maaga ng pagkain. At ngayon po ay sila ay nandito na, sila ay naturukan ko na ng mga panglabang ngayon sa para may panlaban sa mga panghihina ng katawan. At habang sila ay aming kinakondisyon, nung dumating na po sila sa edad na 45 days, ito po ay aking binakunahan ng anti-cholera. Upang sila naman po ay patuloy na gumanda yung kondisyon, at kung sakali man pong sino man ang makabili nito, may iwasan din po yung mga sakit sa kapaligiran. Ang ginagamit ko po ay yung Coglapis na anti-cholera. Sila po ay kompleto na ng bakuna, at sila po ay ready and ready na rin. Dito po sa backyard, kasi yung pong aking babuyan ay maliit lang, hindi naman totoong kalakihan. Dito po sa backyard ay basic lang po yung aking ini-apply na bakuna. Oo. Mycoplasma lang, mycoplasma po lamang at saka anti-cholera. Yan. So kung napapansin nyo sila ngayon, medyo sila ay tahimik dahil sila po ay nakakain na. So sila ay nagpapahinga na. Yan. So balikan po natin yung tungkol sa pagpapakain, ano? Doon po sa pagpapakain namin o yung pagtuturo namin ng pagkain mula sa booster. Ngayon po sila ay nasa hog free. Oo, nasa hog free starter na po sila. So ngayon po unti-unti rin po yung aming pagbibigay ng pagkain. Kasi ang mga biik po na bagong walay ay talaga pong sila ay matatakaw. Pag pinuno natin yung labangan na kainan nila, sadya pong uubusin yan. So ang ginagawa po namin, iniiwasan yon dahil lang una pong na-encounter ng bagong namin o doon sa bagong walay na mga biik yung pong sakit na pagtatai o diarrhea. Baka ho, sila po ay lumala yung sakit na diarrhea kapag sila ay hindi natunawan ng pagkain. So yun po ang tinatawag na post-weaning diarrhea. So iniiwasan po namin yon. Kaya hanggang ngayon po ang aming pagbibigay ng pagkain ay medyo limitado pa rin upang sila ay gumanda yung kanilang pangangatawan. Yung pong pagbibigay namin ng pagkain na limitado, kaunti lang po sa umaga, mga alas 8, alas 10, tapos alas 12, alas 3 hanggang alas 5. So ganun po yung apply namin ng pagbibigay ng pagkain. At meron din po sila, katulad po ng isang ganyan, meron din pong drinking water dyan, yan po ay mayroong antibiotic na niyahalo kami. Kaya sila ay malulusog at naiiwasan yung mga sakit na nasa kapaligiran. Mga kaibigan, tunay nga po na mahirap ang magkondisyon ng biik. Kaya po ang aming ginagawa ay ito, utay-utay lang po ng pagpapakain. Hindi po ito nawawalan ng tubig doon sa tangke na yan, na nagbibigay ng suporta sa kanila. Kasi po sila, hindi sila sabay-sabay na umiinom. Katulad po nung isang yan, siya ay umiinom. So yung iba naman po ay naka-relax na dahil sila ay mga busog na. Sila ay mamaya na uli pakakainin. Kaya mga kaibigan, itong aking pong ibinahaging ito ay ito lang po yung aking isang pamamaraan kung paano ko ikondisyon o paano magkondisyon ng mga biik mula sa pagkahiwalay sa inahin. At lagi po nating tatandaan na mahirap po talaga ang magkondisyon ng mga biik. At ito po yung maaari nating kapulutin ng aral, at itong aking mga binahaging ito ay ayon lang po sa aking karanasan.
ayon lang po sa aking karanasan at sa aking natutuhan sa sariling kaalaman, sapagkat ito na po yung aking na-practice sa aking pag-aalaga. Ito na rin po yung na-practice ko sa pagwawalay. Kaya itong pagwawalay kong ito ay patuloy ko po itong ginagawang pamamaraang ito upang makaiwas sa anumang uri ng sakit. So lagi pong tatandaan, ang kalaban po ng ating pagwawalay mula sa inahin ay yung pong post-weaning diarrhea. Kapagka tayo po ay tinamaan ng sakit na yan, so mataas po ang mortality ng ating mga biik na iwinalay. Kaya mga kaibigan, huwag po kayong magsawang magsubaybay sa aking video o sa aking mga vlog na kaalaman na aking isinishare. Sapagkat kung inyong napanood ito, maaring ito ay kapulutan din nyo ng konting kaalaman sa ganitong uri ng pamamaraan ng aking pag-aalaga kung paano ikondisyon ang mga biik mula pagkawalay, at upang ito ay magustuhan din ng ating mga buyers na bumibili. Kasi sa ngayon po ay gustong-gusto nila talaga yung mga kondisyon na ang mga biik at kumpleto bakuna. So ito po ay mga ilang linggo na lang ay ready na po silang ibenta. So ito po yung aking mga pinagkukunan ng aking hanap buhay dito po sa aming lugar, sa maliit kong babuyan. Kaya mga kaibigan, maraming pong salamat at inyo pong patuloy na subaybayan, at naway nakapagdulot ito ng kaunting kaalaman. Huwag niyo pong kalilimutan palagi, click lang po yung may YouTube channel Charlie Mayores. So maraming salamat mga ka-channel, at magandang buhay sa ating lahat. Bye-bye!